busina at iba pang pampaingay. Yan ang nirerekomendang pantapat ng iba't ibang grupong kontrapaputok para sa mas ligtas na selebrasyon ng bagong taon. Mula sa Maynila, nakatutok live si John Consulta. John. May Alexani Puwersa nga, iba't ibang mga grupo para mas palakasin ang panawagan sa ating mga kababayan na umiwas na gumamit ng mga paputok, lalo na sa nalalapit na pagsulubong ng bagong taon. Ito ang problema, Mel, ano? Hanggang sa ngayon, ang nangunguna pa rin biktima ng paputok, mga bata. Halos malapnos ang dalawang daliri ng 10 taong gulang na si Henny Joy Resurrection sa San Nicolas, Ilocos Norte matapos maputukan ng pikulo. Kwento ng kanyang ina, umuwi kahapon ang anak na duguan ng kamay. Sinindihan daw ang pikulo na binili si kapitbahay pero pumutok ito bago pa mabitawan. Abot-abot ang pagsisisi ng bata kaya hindi na raw siya uulit. Nagita ko na lang na umiyak na bumili daw ng pikulo sa Changi. Hindi na haggis. Pumutok siguro kaagad. Ayon sa Provincial Health Office, si Henny Joy na ang pangatlong biktima ng paputok sa kanilang lugar ngayong buwan. Ang mga insidenteng ganito ang gustong maiwasan ng Department of Health. Kaya kasama ang grupong Ecowiz Coalition, Manila Police, LGU at barangay officials, inilunsad ang kampanyang Iwas Paputoksi sa Tondo, Maynila. Si Health Asec Eric Tayag, nagsampul pa ng kanyang sayaw ngayong taon para palakasin ang panawagan laban sa paputok. Sa pag-iikot sa iba't ibang barangay ng motorcade kontra paputok, bumida ang mga busina, paingay at iba't ibang poster na nag-iikayat sa ating mga kababayan na iwasan na ang anumang klase ng paputok. Pero agaw eksena ang pamimigay ng mga volunteer sa Manila ng mga turotot sa mga residente na alternatibo raw sa mga paputok. Kung gusto natin maging masaya nitong bagong taon, so marami tayong alternative dyan. Nandiyan dyan yung mga lata, yung mga kaldero, kawali, mga timba sa bahay natin na hindi talaga tayo gagastos. Kung gusto pa natin maging mas masaya, pwede mag-organize ng street party. Ayon sa DOH, kumpara sa parehong panahon ng isang taon, bumaba ng 34% ang insidente ng nasusugatan dahil sa paputok. Sa halip daw na bumili ng paputok, i-donate na lang daw sa mga tinamaan ng mga kalamidad. Huwag natin silang bibigyan pambili o pera, baka akala nyo bibili ng pagkain yung pala paputok. Sana huwag nyo nang bentahan yung mga bata at huwag nyo na rituro kung paano gagamitin yon. Sa Lawag City naman, sinita ng mga otoridad ang ilang tindahan ng paputok dahil may mga batang tumutulong sa pagbenta. Ilang pwesto rin ang nakitang walang nakasabit na no testing at no smoking signs. Ayon sa Bureau of Fire Protection, itutuloy nila ang mga ganitong on-the-spot inspection para iwas disgrasya. May simula pa noong December 24, 2013 ay idinikara na ng DOH itong white alert status sa lahat ng mga ospital sa buong bansa. Samantala, Mel, ang patuloy na paalala ng mga otoridad ang ilan daw sa mga health hazard na maaaring makuha ng mga taong mabibiktima ng paputok ay amputation, tetanus, eye problem at temporary deafness o pagkabingi. Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.